Guys, welcome to my channel. Luluto tayo ng chicken curry, guys. Chicken curry, my version. It's different version, mga guys. I'm gonna put something different veggies on it. So, pinainit ko yung tawag, mga guys. So yun guys, mainit na yung ating kawali. Magpipreto tayo ng wings, guys. Chicken. Ipipreto muna natin, mga besh, before natin. Kasi mas masarap yung pipreto mo. Nating lamihan, guys. Kasi gulay lang naman ang gusto ko dito eh. Nilamas natin ang asin. Oops. Dahan-dahan ang apoy. Ayan, guys. Lamasin natin ang asin at saka paminta rin yan. Pabrownin muna natin yan. So yun guys, pabrownin-brownin natin yung chicken, hindi pa siya masyadong brown. At tapos pag na-brown na yan, mga besh, ilagay natin sa plato, yan. Tanggalin natin lagay sa plato. Tapos, ipipreto natin yung ating eggplant, mga besh. Eggplant ang ilalagay ito sa ating chicken curry instead of carrots and potato. So, ipipry muna natin yung ating eggplant. Para mas masarap. Tapos pag nag-brown na yung chicken, guys, pwede na natin ito tanggalin. Tapos, sit aside. So, yun na guys, nag-brown na yung chicken, pwede na natin tanggalin. Ayan, lagay natin dito. And sit aside, guys, until the eggplant is fried all. So yun mga besh, ang eggplant is some of this ready na. So i-set aside din natin siya para ma-prepare natin yung the rest. Of course, idagdag natin ng mantika kasi parang silip-sip yata ni tabang. Yan mga besh. Preto-preto natin guys para matrito lahat before tayo mag-start ng ating chicken curry a la tesi version. Ano to guys? Version ko to and menu ko to. Mahilig ako mag-ano, mag-invent ko ng menu guys pero lumalabas siya na masarap guys. So, mas maganda na yung may sarili kang menu or version. So, yun guys, hindi mo naman kailangan lutuin ang lutuin to kasi lulutuin pa natin yan. Basta ma-brown-brown lang siya. So, hinaan natin yung apoy kasi magigisa tayo ng ating ingredients. Ang gagamitin ko guys is curry mix. Para mas madali. So, ayan. Lagyan natin ulit ng kunting oil. Para kunting-kunti lang. Kasi, ma-oily na yung eggplant. Yung eggplant kasi, inaano niya yung mga oil. I mean, inaano niya yung tawag dito. Sinipsip niya yung oil.
Yan mga besh, ang ating onion mga beshi. So, hindi mo naman kailangan ano yan, kasi maluluto pa yan. Lagyan na natin yung ating tomato. Tulad ng sinabi ko guys, this is my own version. Ayan, sabi pala yung menu ko to guys, wala akong pinagkuhanan nito, kundi sarili ko tong menu. So, i-sautay natin guys hanggang matunaw yung ating kamatis. And of course, habang ginagawa natin yan, ginger. Mas masarap yung ginger na ganito kasi mamimix ng maayos. Yung garlic guys, the same thing. Gaganon ko siya para mas lalong mas masarap. So yun guys, ang ating ginger and garlic, isama-sama na natin mga bes. Ayan na. Ayan na mga bes, yung ating. Masarap na guys, ganyan pala, masarap na tingnan. Tunawin muna natin guys yung ating tomato. Mas masarap guys kung lagyan nyo ng more tomato, pero tama na yung tomato ko. So ayan guys, okay na yung ating tomato. Napansin nyo hindi masyadong oily kasi hindi ko siya masyadong nilagyan ng oil kasi may oil yung ating lagyan na natin yung chicken, yung itong talong, itong eggplant, ano na yan. Oily na yan siya guys. Malakas sa oily ang malakas sumipsip yung talong ng mantika. Napansin nyo ba guys, hindi ko nilagyan masyado ng chicken kasi gulay lang po ang gusto ko dito. Ayaw ko kasi masira eh. Masisira kasi pag marami. Gusto ko sa ibang araw, iba naman yung aking menu. Pero sometimes guys, tinatamad ako mag-video. Tulad kagabi, nag-bake ako ng napaka-delicious na cake made in scratch. Chocolate cake, and ang ganda guys, na ang sarap. Pero hindi ako nag-video guys. Ngayon guys, lalagay natin yung ating power ingredients. Power talaga ha. Ito ang mga best. So guys, lagyan na natin guys. Lagyan natin yan ng water later. Tikman muna natin kung spicy ba yun kasi walang nakalagay spicy. So tignan natin. Bago natin buhusan ng todong-todong. Baka mamaya hindi na natin makaisa yung anghang. Hindi ba guys? Parang ang sarap niya na. Mas gusto ko pa yung curry na na paste already mix, mas masarap yun. Ewan ko, this is the first time I use this kind of curry paste, the powder na ready mix already. So add water guys. And ito cover natin mga besh, hindi pa siya. Kuloyin muna natin yan, guys.
kaya I need more. Hindi siya spicy. Masarap siya, masarap. So, pakuluin muna natin itong mga besh. Oh, guys, it's smoking. So, ayan mga besh. Ayan na yung ating chicken curry, mga beshi. Malambot na siguro yung taktak na yun kasi matagal na yung naanuhan. Ilagay na natin, guys, yung ating talong. Teka lang, guys. Ang hirap pala ng hawakan mo lang. Ilagay na natin yung ating talong. Besh. Tulad po ng sinabi ko, guys, pag nagprito kayo, pag pinirito nyo yung talong, pwede naman hindi pritohin eh. Kunti lang ng mantika, guys, kasi nagsisipsip to ng mantika ang talong. So, kung ayaw nyo ng medyo oily, pwede naman hindi nyo iprito, i-diretso nyo na lang. Ngayon, guys, siyempre, ano natin mga besh, Tiglahan natin kunti asin, guys. Kunti lang kasi medyo may asin na yung ano eh. Yung chicken powder, I mean curry powder. And a little bit spicy. So, papaluin natin saglit, guys. And ready to eat. So, yun guys. Ready na yung ating chicken curry with eggplant. So, you can put bell pepper on it, guys, but you know I don't have bell pepper, anything, chili. So mas maganda kung mayroon kayong bell pepper kasi mas ma-colorful, or carrots, and you can add a potato na. But I just want eggplant. Like I told you guys, this is my own version. So rice is life. Here we go. Ooh, look yummy! Guys, I hope you enjoy my chicken curry with eggplant. Thank you so much for watching. Bye!